Magandang buhay, mga kasimbahay! Panibagong araw na naman upang tayo ay maghilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyo ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Maganda ang layunin ng pangangaral ni Juan kay Herodes. Walang hinangad si Juan kundi ang ituro kay Herodes ang daan tungo sa pagbabago. Batid ni Juan ang katotohanang si Herodes ay namumuhay sa kasalanan, bunga ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Herodias na kanyang kinakasama kahit hindi naman niya ito tunay na asawa. Alam ni Herodes na tama si Juan sa kanyang mga ipinangangaral. Ngunit sadyang hindi sapat ang kamulatan sa kasalanan para sa ganap na pagbabagong buhay. Hinihingi nito ang pagtalikod sa kasalanan, pagbabago ng isip at pamamaraan ng pamumuhay. Hindi ito ginawa ni Herodes, bunga ng kanyang kayabangan at katigasan ng puso. Mas higit niyang pinahalagahan ang kahihiyang sasapitin niya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Dahil dito ay binaliwala niya ang paanyaya ng Diyos sa pagbabagong buhay. Pagsasagawa. Paano mo tinutugon ang hamon ng Diyos sa pagbabagong buhay? Lumalapit ka ba sa Diyos para humingi ng tawad? O katulad ka ni Herodes na mayabang at matigas ang kalooban?